Z1000R, Z1000R, ZH2N, GSR 750 Suzuki. Wow, habless. Dual yung disc brake niya. So dual pala siya, nasa kabila rin yung isa. May idea ka magkano ang value nito pag nagpagawa ng ganyan yung may-ari ng Raider? Welcome back guys. At ngayon nakikita natin dalawa yung Z1000R dito sa harapan natin. Huwag po kayong malito. Ito po yung sa akin, ito po yung sa kaibigan natin. So ngayon pupunta tayo ng Inside Racing Bike Festival. Kasama din natin si Najib Abdul, si Joseph Activate, si Darrell, at yung kaibigan natin naka Z1000R ngayon. So yung Inside Racing Festival is located sa World Trade Center. So nakapag-post na ako at 4 PM meron tayong meet and greet dun sa booth ng Access Plus. Siya nga pala yung kasama ko. Bro, introduce yourself. My name is Dennis. Dennis from where? From Dubai, from India. So you know Najib Abdul? Siyempre, matagal ko na kilala yun. 15 years. 15 years? Oh my God. So magpapagas tayo. Basta una na lang ako. Sunod ka na lang. Akas ng motor. Basta Z1. Grabe yung tunog, no? Isa lang yung pipe niya pero naka AR din siya, oh. Titanium pa yung tambucho, oh. Maluwang yung MacArthur Highway dahil lumabas tayo ng Sunday, which is yun ang last day ng Inside Racing Festival. Itong Inside Racing Festival na ito ay ginaganap once a year. Siyempre, once a year din tayo umaattend dyan. Kasi lahat ng mga related sa pagmumotor, mapa gears man yan, mapa accessories man yan ng motor, or mismong motor, eh nandyan lahat, nagtipon-tipon. At siyempre, dahil lahat ng related sa pagmumotor ay nandyan. At yung mga naghahanap ng mga gears at kung ano pang related sa pagmumotor, like ako, eh pupunta dyan. Siguro mga 30% of them nanonood ng mga vloggers. So, nandyan din yung idea na pupunta sila dyan para ma-meet nila yung mga favorite moto vloggers nila and yung mga ibang vloggers din. Grass fire na naman. Uso talaga ngayon yan, lalo naman sa mga open area. Natanggal yung tornilyo dito. Kulang na tornilyo. Umiikot. Nalaglag. Ayun o. Sports car ang makalawad. Ayun o. Kaya nakakapag-chip ako. Kaso umiikot to eh. Diba? Sa vibration no? Natatanggal. Diba no? Sa vibration na nahuhugot. Alin? Try mo. Ito? Bakit? Binaba mo? Oo nga no. Mababa nga to. Ang baba nga no? Tornilyo natin, no? Oo, hanap na lang tayong tornilyo. Welcome to AutoFit. Ito, may tornilyo ka dyan? Nalaglag yung tornilyo ko. Ito. Karat pa. Ito. Umiikot, kaya pala ayaw mag-ship, oh. Dapat may kuha ang red lock. Oh, dapat may ganun, no? Oh, mukhang pang Z1 yata talaga yan, ah. Buti dito ako natanggalan. Dumaan nga kayo dito kayo eh. Narinig mo?
Kaya naman ako umato, nagliwat ako. Yun, oh. Tapos ito na lang. Lumuwang yun siguro, oh, yun, oh. Okay. Thank you. Okay, thank you, ha. Hataw ko kasi ng hataw rin, eh. Natanggalan ka ng tornilyo. Minalas na, sinwerte pa. Okay, may konting delay. Kaya pala kumakambyo ako. Ayaw pumasok ng segunda. Di ba, yung segunda, pasikwat na yan. Kala ko nasira yung gear. Welcome to Time Space Warp. Ngayon din. So, I'm going to picture muna the sticker. So, my subscriber will expect me to... Hindi pa English pa. Alam mo yung bahay ni Nudge? Ay, di wala mo. Sige. Alam mo. Oh, paglabas natin ng expressway, hihinto ako para i-search yung map. Bagay, nasa likod lang kita, di ba? Okay. Okay. O, tara. Let's go. Ganda talaga ng tunog ng Z1 kahit anong tambucho ilagay mo, no? Oh, pagpasok na namin sa expressway. Bakit traffic? Oh, mukhang may aksidente nangyari. Wag naman sana. Sana road repair lang. Ah, okay. So, yung nakita natin grass fire kanina, dito pala yun. So, ito yung naging cause ng slow movement ng mga sasakyan. Oh, may bombero. Ito yung sunog, oh. Ayan ang sunog. Oh, boss. Hanggang ngayon pala, nasusunog pa rin. Oh, grass fire, grass fire. Init, oh. Go. Time space warp ngayon din. Welcome to time machine. Nandito na tayo sa Bukawi after 5 hours. Joke lang. Napakabilis ng biyahe. At hindi ako masyado nagbablog na sa expressway kasi dito ako nagbubuo ng mga ideas kung ano yung sasabihin ko pagdating natin ng Maynila. Dito na tayo sa Manila kung saan marami ang dumadaang trucks dito. Kaya kahit kapag pupunta ako ng Manila at dito ako pinapadaan ng Google Map, hindi ko masyado pinipili kasi delikado, eh. Nakakapanibago lang ngayon kasi maluwag dahil Sunday ko binlog to. Dapat dito mahaba ng pila. Kaya nakakahato pa kahit konti. Marami akong napapansin na pasahero ng UB Express. Karamihan sa kanila galing ng North, ng mga Baguio, ganyan. Kasi summer na. Alam naman natin kung ano ang summer capital ng Pilipinas. Lalo na napakainit ngayon, gusto natin malamig na lugar. Excited ako. Kaya kapag ka-excited ako, Z1000 ginagamit ko. Kasi match siya sa personality ko pagka-excited, eh. Nakaka-excite kasing gamitin to. Sobrang angas ng tunog talaga. Hindi ko may pagkapapalit talaga itong Z1, no? Mamaw sa tunog talaga. And syempre, hindi naman siya ganun kalakas. Pero, grabe. Nag-200 naman siya. So, okay na yun. Nilagay ko na yung phone ko. Dami nagtatanong kung ano yung cellphone holder ko, no? Kala nila magnet. So, ito po ay quad lock. Para magawa mo to, kailangan yung phone mo, yung case niya, quad lock din. Tapos ikot mo lang ganyan, maglalock siya. Okay. Ito, mayroon siyang damper. Kaya kita nyo, gumagalaw ng ganyan. Para hindi niya ma-absorb yung impact dito sa motor kapag nalulubak. So, sinasalon ng damper. Tumatawag si Nudge. Nasa, dito na kami sa highway. Oh, wow. Green na green. Nice naman. Sobrang green naman yan. Ay, neon. Ano ba yun? Basta. Tingnan nyo, gumagalaw-galaw lang siyang ganyan. Hindi niya tinatanggap lahat ng impact sa motor. Kaya gumagalaw-galaw yan. Tingnan nyo. Para lang siyang jelly ace. Eto, nandito kami sa kanto ni Nudge. So, hindi ko na ipapakita ang kanyang bahay para sa kanyang safety. Alam nyo naman, maraming kaaway yun. Okay, so gagamitin ulit ni bro Nudge Abdul ang kanyang ZH2. Na dapat naka ZH2 ako. Nag Z1 ako. At least Z pa rin. Matagal na, hindi ko nagamit. Oo, oh, matagal-tagal na rin hindi nagagamit to. Ito nga pala si Daryl, the handler. Yun.
Trademark mo na yung PCO na yan. Z1000R, Z1000R, ZH2N, GSR, 750 Suzuki. Yan ang mga kasama natin ngayon. Kaya tutuloy na tayo, mauuna si Bro Nudge. Let's go! Ang saya, di ba? Wum-wum lahat ng mga kasama ko. Ang pagbabalik natin sa edge, sa mabilis ang flow ng mga sasakyan. Ang saya. First time kong makikita si Nudge ng nakakap. Kung gabaw nga yung content mo, okay lang ba tayo? Okay lang siya, sige. Sige po, wala problema. Anong channel kaya? Reed po. Reed? R-E-E-D. Kano kanina, kahapon si ano eh, si Gigi. Okay, okay po. Ano din siya, motovlog app? Motovlogger na po. Okay. Nagmumotor din kayo, sir? Bike lang ako, ya. Ah, okay, nagbabike po kayo, okay. Road bike, no, sir? Hindi, okay nga yung bike mo, sir, eh. Magaan siguro yan, ano? Mukhang mabilis yung bike mo, sir. Gano'ng kalayo yung binabike mo, sir, hanggang trabaho? Araw, umaga, Tondo. Tondo pala. Hanggang Tondo? Ilang oras yung biyahe, sir? Isang oras palagi. Matagal din, no? Kano, lakas mo siguro, sir. Madang uli, ikaw yung na-interview ko, no? Saan ba yung sayo, sir? Sa YouTube? Oh, sa YouTube. Anong pangalan ng YouTube mo, sir? Elmo Sibial. Elmo Sibial. Sa Facebook, sir? Elmo Sarona. Elmo, ba't magkaiba? Ito yung sa ano ko sa YouTube. Ah, Sibial. Oh, itong yung sa ano ko. Sa Facebook? Ito, Elmo Sarona. Elmo Sarona sa Facebook. Oh. Elmo Sibial sa YouTube. Ah, okay, okay. Ano yung vlog niya? Elmo Sibial. Elmo? Abay, nakalimutan ko. Basta Elmo. Kaya pabagyan na natin, ganyan din ako dati. No problem, be support all the aspirant. Oo, oh, eh, di ba may programa kang ganun, support aspirant. Eh, nagbablog na si sir. Hindi kaya mapagalitan siya sa boss niya? Nakablog pa naman ako, makikita ng boss niya yan. Ayan, nagbablog na siya. Bakit kaya masaya maging ano, Riders Big Bike Motors? Para mapuntahan namin yung mga magagandang lugar gamit yung big bike ng mas mabilis. Kuya, tanong kayo, gaano ka, ilang taon na kayo maging ano, naging rider sa motor niyo? Ako 3 years pa lang nagmomotor ng big bike. Ganda ng motor mo, kuya. Thank you, sir. Saan ba uwi niyo, kuya? Ako, sir, Pampanga. Siya sa Cebu. Ito sa Dubai. Ito, sir, Pangasinan. Anong lahi mo, kuya? Ha? Anong lahi mo? Filipino yan. Filipino yan, hindi yan foreigner. Sir, pwedeng pa shoutout. Ito lang, ito yung pangalan. Shoutout pala. Red Moto Vlog. Yan, thank you, sir. Subscribe. Shoutout mo na rin, sir. Nandiyan na, ano, Arbol. Ayusin mo. Ala, Nacho bro. Nacho Arbol. Bye bye, so thank you. Grabe, ang ganda ng view habang nagmo-motor dito. Sarap mag-ikot-ikot dito kapag alam mo yung mga kanto. All Z! Wow! Isang S! Tatay natin, naiwan. Ito na yung World Trade Center. Naghahanap pa naman ako ng sapatos na pang motor, kaya so hindi ko naman madadala. Ang daming tao yun, lahat yan, pila ng mga gustong pumasok. Oh. So dito pala yung parking ng big bike lang. Okay naman pala dito. Hello! Thank you. Pasok. Sir, oh. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, ah. Thank you. First time. Thank you, boss. Oh. 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 Ano, kapasok na tayo dito sa loob, guys. Ito nga pala yung boot ng paracloting. Ito na tayo sa boot ng Acrobati. Tara, let's go. Pasok tayo, guys. Ah, ito na pala yung boot natin. Harap na harap tayo, syempre, para hindi na mahaba lalakarin mo. Ito, bago lang, Brembo. Brembo, tayo na yung official importer ng Brembo high performance brakes sa buong Pilipinas. At sa mga gusto maging dealership, we're open for applications to be a dealer. Nice.
Grabe, sabay-sabay yung mga nagsasalita dito, pati yung mga tao. So mag-iikot-ikot tayo ngayon, kasama natin si Joseph Activate. So guys, may sticker kami. Ayan tapos, eto guys, so, alam, kilala nyo ba ito? Kilala nyo ito? Peace Burger. Punta natin yan next time. Si The Handler. Yo! Yan. Ulit, grabe, daming tao. Last day, pero ganito ka. Grabe. Ay, here's your vlog. Ay, here's your vlog. Wow, ganda. AK. Halos same din yung itsura niya, pero may mga bagong technology na nilagay dito. Uy, may mga pindutan sa gitna, oh. Ito. Ang ganda, no? Nandito na lahat, no, sir? Ito na, nandiyan na lang. Ito na nga, oh. Bakit ka din na yung scooter? Yan yung bago eh. Bago model nila. Chain type. Tingnan nyo. Chain type po. It's the only scooter in the Philippines that have a chain type. Wow. One and only. One wow. Of its kind. This is 199,900. 180cc. KRV. Boto. Usually EBS lang eh. Pero ito may traction control na iwas dulas sa mabasang kali. Oo ka no? Picture mo na. Trabaho ka muna. Trabaho. Hey, ilan oras na ganyan? Si Batman tsaka si VIP. Bro, hindi mo tatanong ilan ang ibig sabihin ng VIP? Anong VIP? Very itim person. Habibi! Andito tayo ngayon sa Mindanao Avenue. Ako, bili, DVD! May mga naka-modified na scooter to. Bilis niya, no? Siyempre guys, dito tayo sa Parak Clothing. Aba, may costume! Saan ang flight? Saan ang flight mo? Dito lang. This is... Hello! Ito pala yung ayos ha? Ayos ha? Bagay ba? Galing nito ha? Sa apps yan, Slid. Kabugta yan. Dito ka lang pala? Oo. Kanina ka pa dito? Naubos, Slid. Dito na. Na-video ko na. Ah, na-video mo na ba? Kailan ba to? Anong year? Mga ano yun? 2 days ago. Sumunod naman sa ulo eh. Pati yung pisngi may muscle. Hello! What's up, papi? Ay, nasa vlog na ako ni Boss Reed! Boss Reed! Ay, Boss Reed, nakapara ka na naman! Araw-araw, parak! Yan! Uy! Boss Reed! Pwede kayo umiin! Yun! Pwede na, pwede yun, ha? Oo ka! Pwede! Oh, may suplingin pa ako, 30 to, ha? Si 5J Costops nandito. Dedemo niya ngayon paano umiikot yung gulong. Ikot natin ngayon guys ha. Oh. May bearing siya dito. Gumawa kami ng sariling bearing. Okay. Dito. Tapos yung dito sa loob hindi siya umiikot. Bali sa labas lang talaga yung umiikot. Ganyan din siya ka-smooth. Tapos dito yung nakalagay yung caliper niya. Brake pala to, brake. Ito yung disc brake. Safe naman, ni-ride yan. Safe naman, pero may video rin kami dito. Ah, okay. Wow, hubless. Dito gumamit kami ng jack shop. Dito. Para may convert namin na mas malaban yung gulong niya. Para malagay din namin yung tamang computation ng sprocket sa likod. Papunta dun sa engine sprocket. Ang galing no, yung disc brake niya nandito. Ikutin mo nga. Oh, dual yung disc brake niya. So dito, dual pala siya, nasa kabila rin yung isa. Wow, ang laki pala ng... Grabe yung chain. Rim ko na sasakyan, tapos yung chain customized na namin. Okay. Nilakihan na rin namin para mas malaki yung... makita ang butas dito sa may hubless niya. Para hubless na hubless talaga, no? Grabe, oh. Dalawa pala yung disc brake, oh. Ayan, kabilaan. Oo, kabilaan nga sila, oh. Grabe.
So ito yung specialty niya, harmless. Diba? May idea ka magkano ang value nito pag nagpagawa ng ganyan yung may-ari ng Raider? Sa hubless natin, nasa 140 to 180,000. Depende na lang yun sa gamit ng mga, sa mga piyesa na ilalagay. So sa bike na to, magkano na lahat to? Siguro mga 300 plus. Okay, okay. Ganda, ganda. Solid ang gawa ng 5J Customs. Oh. Pati pala yung Z1000 pwedeng i-entry. Pero mga accessories lang yung sa kanya, no? Isa na lang yung sticker ko. Sino kaya ang last na makakakuha ng last sticker? Napakaswerte mo, ma'am. Last na lang yung sticker para sa'yo talaga. Thank you. Ano pangalan mo, ma'am? We're Shelly po. Hello, ma'am. Thank you po. Last one, last one. Uli. Let's go, guys. Kayo! Ingat! Hanggang dito na lang po muna. See you next vlog! 3, 4, speed!